Hey guys, it's Jen. So, day one namin yan sa Georgia at ang aming first day ay city tour. Bumaba na nga kami para mag-take ng aming morning breakfast kasi yung nabook naming hotel, may free breakfast na siya. Please lang din kaming kumain kasi 10 a.m. nga ay susunduin na rin kami ng tour guide namin. Ang karaniwang foods nga pala nila dito pag breakfast ay egg, sausage, bread, pasta, cheese, at sobrang bihira lang nila mag-rice. So, ito nga pala yung view ng aming hotel outside. So, this is located at Liberty Square Street. Malapit lang siya sa mismong center ng Tbilisi. Fit check! Dumating na rin agad yung tour guide namin kaya nag-start na kami sa aming tour for today's video. Ang first stop nga pala namin ay sa Bridge of Peace or Salam Bridge dito sa Tbilisi. Nag-rent kami ng isang private boat which cost 300 gel. Hindi naman silang in-offer ng mga for group, 50 gel each person. This private boat tour, iikot ka na niya sa old city ng Tbilisi and mayroon din siyang mga free wine, homemade wines, hot coffee, hard chocolate, or homemade vodka. Una kong kinuha ay black coffee pero since nag-offer na rin sila ng mga free homemade vodka o yan cha-cha, kumuha na rin kami pero I'm not sure kung ano yung kinuha ko dyan pero masarap siya in cold weather kasi hindi mo ma-feel na alcohol yung iniinom mo. Hindi ko rin naman siya naubos kasi sobrang aga pa niyan, wala pa ako sa mood sa pag-inom-inom, hindi rin ako umiinom. Charis! Sobrang gloomy nga pala ng weather that time kasi around 10 a.m. pa lang yan and yung weather is around 4 degrees Celsius. 4 to 6 degrees siya nagre-range. So malamig na siya para sa amin na nakatira sa this year. To, bumaba na rin kami tapos pumunta na kami dito sa Bridge of Peace or Salam Bridge. Madaming nagpupuntang turista dito kasi isa siya sa pinakasikat na tourist spot dito sa Tbilisi. Tapos on the way na kami niyan sa Rye Park. Oh, vlogger si Ante. Nag-vlog-vlog muna ako dyan. Tapos, naglakad-lakad na rin kami. Nag-picture-picture. Anyway guys, quick trivia nga pala about sa Salam Bridge or Bridge of Peace. Created siya with a very unique design which is kinoconnect niya yung new town ng Tbilisi and yung old town ng Tbilisi. Then, naglibot-libot na muna kami dito sa Rye Park. And dito nga pala sa Rye Park ay matatagpuan din yung sakay ng cable car. This cable car costs 6 gel per person and dadalhin ka na niya sa pinakataas wherein makikita mo rin yung overlooking view ng old Tbilisi. Dadalhin ka niya sa top and makikita mo yung colorful and vintage houses. So this is the view at the top. Makikita mo dyan kung gaano kaganda and classic vintage ng mga bahay doon. And aside from this, makikita mo rin dito yung statue ni Mother of Georgia. Quick trivia nga pala guys, this Mother of Georgia statue symbolizes the Georgian character. Makikita nyo dyan in her left hand, she holds a bowl of wine to greet those who come as friends. And in her right hand naman is a sword for those who come as enemies. So important symbol of Georgian culture and heritage. It represents the country's strength, hospitality, and welcoming culture. Then our next stop is this sulfur bath and waterfalls. Place na to is very rich in culture and tradition. Tapos nakakita lang ako dyan ng mapapag-tribute kong inflatable. And anyway guys, madami nga palang churches and monasteries dito sa Georgia. Stop is Tatsuminda Park. Isa din to sa kakaibang experience namin. Itong funicular ride, nagka-cost siya ng 48 dyan. Tatlo na kami. Alam ko iba yung price ng tourist and kapag local ka. So, dadaling ka nung ride na to sa highest point of Tbilisi. Look at that view! Aside from this overlooking view at the highest point of Tbilisi, meron ding amusement park sa loob wherein padaming rides na pwedeng sakyan ng mga children and mga adults na rin. Meron din sa loob mga food stalls para kapag nagutom ka, makakakain ka din. Then, bumaba na rin kami niyan and sama na siya sa binayaran namin kanina. And the next stop is the Turtle Lake. I don't know why they call this Turtle Lake. Wala naman kami nakitang turtles. Then, after ng isang mahabang araw, makakakain na kami sa wakas. Our tour guide bought us here at Pigeli Restaurant para sa aming lunch / dinner na rin. Bumili rin kami sa menu, pero syempre, nag-ask pa rin kami ng recommended food ng tour guide namin. Then, nag-try din kami ng mga pagkain na binilin sa amin ng ate na tikman daw namin. So, here's our food for our day one. Yung cotinho, medyo marami siya, pero we ordered pork barbecue, kinkali, cheesy pizza,
tsaka puli at another pork barbecue. Inuna na namin kainin yung kinkali kasi masarap siya lalo kapag mainit. Soup kasi niya is mismong nasa loob ng wrapper. Tinry na namin yung pork barbecue which is ibang iba siya sa kinagis na nating pork barbecue. Ang kapal niya and tipak-tipak siya parang crispy pata. Siyempre, hindi mawawala ang aking rice. Kinabahan ako kasi sabi nila, bihira nga daw yung rice dito. Pero siyempre, may nahanap pa rin naman kami. Hindi lang, iba din yung lasa ng rice nila. After namin kumain, umuwi na rin kami and tingnan niya yung view outside. Sobrang daming Christmas lights sa streets ng Georgia. And ayan, naglakad-lakad na rin kami papunta sa hotel namin. And this is the end of our day 1. See you on my next vlog. Bye!